kasaganang pagkain mula sa kapaligiran, big factor talaga. Ako agree. As in agrikultura, ang susi natin dyan. Kaya muli nyo kaming samahan sa muling pagtuklas ng bagong ideya pagdating sa pag-agrikultura. Huwag nang mamroblema dahil bibigyan namin kayo ng tulong kaalaman. Tulong. Tulong galing sa kapaligiran. Kaya nararapat na pagyamanin at pagkaingatan. Ito ang inyong BHTV News and Public Affairs Program. BHTV, Agri, at iba pa! Host Cindy Corioso, Kevin Alba. Samahan ninyo kami sa 30 minutong kwentuhan tungkol sa pinakahuling impormasyon sa agrikultura sa Bicol, sa mga kalapit na lalawigan, mga ecotourism sites. Bisitahin natin ang mga agri-events sa siguradong makakapulot tayo ng mga ideya pagdating sa paghahanap buhay. Napakasarap isipin na ang mga kailangan natin ay nakukuha lamang sa kapaligiran. Because it is safer than other. Ika nga, don't panic, it's organic. Ang JSM Farm dito sa Camarines Norte ay mas piniling maging organic at natural. Pa-share kita! Halos 20 hektarya na lupain ng Jose Soreto Maligat Sr. o JSM as integrated farm ng matatagpuan sa Purok sa East, Barangay sa Tarosa Sur, bayan ng Jose Panganiban sa lalawigan ng Camarines Norte ay kumpleto pagdating sa pagtanim at pag-aalaga ng iba't ibang hayop. Dahil hindi na rin mapigilan ang pagbisita ng tao, ay naisipin na rin nilang maging lugar na rin ito ng turismo, kaya naman tinatawag na itong JSMS Nature Farm Tourism. Ang lugar na ito ay planong gawing view deck kung saan kita mo ang lahat ng bundok na nasasakupan ng Camarines Norte. Nasa 6 na taon na ang JSM Farm. Maliban sa pagiging agritourism site, ay naging agricultural training center na rin ito kung saan maraming mag-aaral ang pumupunta dito upang tumuklas ng farming ideas. Naniniwala si Ginoong Jose Maligat Sr. na balang araw ay malawak ang mararating ng kanyang farm. Naniniwalaan ako na tourism site na kami. Yes. Ang nagnila, isay man naman dyan sa inyo or layo-layo ninyo. Ang sagot ko man hindi naman malapit yung Palawan, ba't nakarating ako rin? Hindi baka posible rin yung taga-Palawan, karating din dito. At naman din ni Senator Villar, na-down nila na wala naman talagang future yung farm. At least we become a tourism site. At dun nga naman may pira. Naniwala ako nung pumunta ko sa Palawan. Marami ko nila ng pira. Okay. Pero kasi siya. Mm-hmm. Ito ang probinsya natin. Mapili. At ika'y makumpinsi ang mga turista na pumunta rito. Dala nilang pira eh. It's not just the money inside our province. Maraming dadating na bisita, mabayad. Bulot na magbayad. At dun kami Doon kami nakumbinsi na mag-pam-tourism na talaga tayo. Kompleto sa pasilidad at ekipahe ang farm mula sa receiving area, training center, solar pump, bodega, greenhouse, buffalo in charge house, buffalo shed, tilapia cottage, caretaker house, pre-raised chicken house, copra dryer, water tank, at farmhouse. Pagdating sa pag-aalaga ng hayop, ay nariyan ang piggery, buffalo, kabayo, kambing, sheep, pato, at manok. Mayroon ding fresh water fish. Pagdating sa pagtatanim, ay nariyan ang namumungang mga punong kahoy, palay, cassava, mga gulay,
nyog, mahogany, citronella, papaya, mais, mani, tubo, at floral herbal plants. Kaya naman, maituturing na rin ito na integrated farm. What we learned about integrated is different kind of products kami. Yung kami livestock, sheep, goat, buffalo, at saka meron kaming swine. Ang ibig sabihin ng integrated, at meron kaming halaman. O kung ano yung byproduct ng aming nasa animal industry, papakinabangan naman ang nasa plant. Dahil may value naman siya as fertilizer. Mahigit 80 edad na si Ginoong Jose. Subalit, walang kupas pa rin ang kanyang reflexes pagdating sa pagmamaneho. Anya, isang higit na nakakapagpalakas sa kanya ang pagkain ng organiko mula sa kanyang farm. Sabi nila, pag hindi kayo nag-organic, hindi kayo makakastinta. Balik, that will help prolong and maintain your health condition. Pag organic, kakaunti na naniniwala dyan. Pero kami, naniniwala din sa akin. And that is my advocacy also na itong mga kasama ko, hindi na kong mag-soft drinks, hindi na kong mag-sigarilyo. Sumubok na rin sila sa milk production kung saan ang komunidad at ang kanyang pamilya ang nabibiyayaan ng benepisyong ito. Ay, hanggang milk pa lang kami. Pasteurized milk and milk, fresh milk alone. Hindi, wala pa kami noong mga byproduct na pasteurized. Ay, naggawa na rin kami noong yung mga keso de puti. Sa farm na rin na ito, ay gumagamit ng tubo bilang alternatibo sa feeds na nakakapagpalusog sa mga hayop, partikular na ang baboy. Ginagawa rin nila itong juice na ipinapainom sa kanilang mga bisita. Legit organic mga best! Meron po kaming sugar cane dahil yung parabakal kami ng mula sa Sanaga, ang mahal naman. Bali parang ka-count as expenditures. Nagawa kami ng taniman, bakal kami ng mill machine. How people appreciate yung juice, yung cane juice. Lalo naman yung mga baboy namin, at saka yun lang mga karbaw namin. Pinapainom rin namin yun. Organically speaking, mga ka-BHTV, alam nyo ba na gumagamit ang JSM Farm ng wood vinegar? Ang wood vinegar ay mula sa condensed o moist ng inuuling na kahoy. Ang isang tubong kawayan ay tinutusok sa butas ng lupa kung saan nasa ilalim ang sinusunog na kahoy upang gawing uling. Ang tumutulong likido mula sa lumalabas na usok ay siyang tinatawag na wood vinegar. Let's have a trivia! Ang wood vinegar ay hindi basta-basta suka lang na binibili kay Aling Nena. Dahil, alam nyo ba, na sa agrikultura, ito ay bidang-bida. Sa natural farming, ito ay ginagawang fertilizer na nakakatulong sa plant growth. Ito rin ay magaling sa pagtaboy ng mga pesting insekto sa taniman. Mabisa rin ito sa pagparami ng mga bulaklak at bunga. Maliban pa dyan, ito ay tumutulong upang maging maganda ang kalidad ng lupang tinataniman. Buti pa ang halaman, lahat bili vinegar. Totoo ngang aabuti ng ilang oras ang pag-iikot sa JSM Farm. Hindi lang natatapos sa mga hayop at taniman ng mga nakakain, kundi matatagpuan rin dito ang floral herbal site kung saan mayroon mga ornamental plant at halamang gamot. Ang organikong pagsasakan ng JSM Farm ay kanilang advokasya.
para sa buhay na masagana at masaya. Yung being organic ay advocacy lang natin. Let us not expect them to follow us. Pero meron silang mga points na makikita na kung hindi kami nag-organic, di kami makakasibinte. Kung hindi kami nag-organic, ay di katakot-takot matigas ng ganawa namin. Nasisilt kasi noong career nung fertilizer yung danaw mo eh. Lalo na kung 8 bags, 6 bags. Hindi mo lang napansin na nababago yung texture nung yung danawan nung iyong farm kapag commercial yung fertilizer mo. But if you own even the fertilizer that you are using, may pira din naman eh. Kaya lang na, hindi nga lang enough. Murahil, malaki lang din yung pangarap mo. Kahit nakikita ka na, ang sabi mo wala pa rin, dahil malaki yung expenses eh. Like sa rice ngayon, how much is rice? Kung if you are a farmer na karabaw and plow lang, mayroon kang isang ektar, pinaplow mo ng 2 weeks, bila ko ng traktora, 2 oras lang. Naik same oras, nakakapunta ka sa ibang bagay. Bagay, ma-afford mo yun. Ang gobyerno naman ay, sabi nila, supportive daw eh. The problem is that we did not try na humingi ng alalay sa gobyerno. Pero pagka talagang, pero naniniwala kami at marami natutulungan eh. Pero pag ako naman ay namatay na may utang, hindi ko nabayaran, hindi ako successful na farmer. Ang GSM Farm po, Integrated Organic Farming, ay located sa Barangay Santa Rosa Sur, Porok 6, Barangay Santa Rosa Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. In-invite ko po kayo na you try to come to us after the COVID pandemic. Welcome po kayo kung sakalit makarating ka sa farm namin through our invitation, through the words coming from former visitors. Tayo naman kayo namin papagutuman. Igwa man dito makakakan. Breakthrough a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the GigaLife on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako.